Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po kaming muli para po sa isa na namang episode ng Source of Strength. Patuloy na idinadalangin po ng pamahalang lungsod ng Taguig sa pangunguna po ni Mayor Lino Cayetano na patuloy po tayong makasumpong ng kalakasan ng loob. Patuloy tayong maitatag at higit sa lahat na patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng lakas, lalong-lalo na sa mga panahong katulad po nito na tayo ay nananatiling nasa quarantine. Umigit kumulang 4 na buwan na po at naniniwala tayong ang salita ng Diyos ay malaki ang nagagawang bahagi nito upang patuloy tayong makasumpong ng biyaya ng buhay. Sabihin muna po natin idulog sa Panginoon ang pagbubulay ng kanyang salita. Pastor Tony? Manalangin po tayo. Ang Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo. Humihiling Panginoon ang gabay, Panginoon. Amen. At dalangin namin ang pagbuhos ng mayaman at sa ganong karunungan ay tamasahin namin maging ng mga taga-subaybay at tagapakinig ng mga araling ito. Maraming salamat, Panginoon, nawa lubusan kang maitakas at lubusan ka rin makilala ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Pastor Jim, babasahin mo po uli sa atin yung dahilan kung bakit isinulat ang aklat ng Juan. No? The very reason why the book of John, why wrote this book called the book of John. Sa John chapter 20, verse 30 and 31, ito pong sinasabi. And truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. So ang purpose ng pagkakasulat ay para manampalataya tayo sa Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na manampalataya tayo na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Babasahin ko po, ang aming pong bibigyan ng diin ngayon ay mula dun sa verse 15 hanggang verse 18. Pero nais ko lamang pong balikan yung verse 6 hanggang 14, tapos itutuloy na natin doon sa 15 to 18. Ito po ay upang patuloy na maggabayan po tayo doon sa gustong sabihin ng sumulat na ngayon ay binabasa natin. Magsisimula po ako, John chapter 1, starting from verse 6, and I'll be reading it up to verse 15. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Ito po si John the Baptist, hindi po ito yung John na sumulat, no? Or John the Beloved. Napalito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. So nagpapatotoo po si John the Baptist tungkol dun sa liwanag, dun sa ilaw. At upang ang lahat ay sumampalataya doon sa binibigyan ng patotoo ni John. At yan po ay ang ating Panginoong Jesus na binasa rin ni Pastor Jim. Verse 8, hindi siya ang ilaw, ang tinutukoy ni John dito ay hindi siya si John the Baptist, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So si John the Baptist, hindi siya yung ilaw. Pinatututuo niya yung ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Mapapansin niyo po yung patuloy na paggamit ng siya. Simula po dun sa verse 8, hindi siya ilaw, ang ilaw, si John the Baptist yun.
Subalit na parito siya, si John the Baptist, na magpatutungkol sa ilaw. Verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan. Ngunit hindi siya. Yung siya na binabanggit naman po dito, ayun yung salita na dumating sa sanlibutan. At wala pong iba, kundi ang Panginoong Jesus. Pero hindi siya kinilala. Verse 11, pumunta si Jesus sa kanyang bayan, hindi rin siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Verse 12, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya. Sino yung sa kanya? Si Jesus. Ano ang ibinigay? Binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Dito po sa talatang 6 hanggang 14, nagpapatuloy po yung pamanhi ng author, si John the Beloved, na ang layunin kaya napunta rito at pinatotohanan ni John the Baptist ay upang manampalataya ang lahat kay Jesus. Nagpunta siya doon sa kanyang sariling bayan, sa sanlibutan. Nagpunta siya sa sandendig, hindi siya tinanggap. Pumunta sa kanyang sariling bayan, hindi siya tinanggap. Subalit, may mga tumanggap sa kanya at yung mga tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi niya, naging tao ang salita, and the word became flesh and dwelt among us. Nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob ng katotohanan. Verse 15 to 18, ipagpapatuloy po natin ngayon, no? Sapagkat ito yung mga dahilan bakit kailangan nating manampalataya kay Jesus. Ano-ano yung mga dahilan bakit kailangan maniwala tayo sa kanya? Kasi yung mga pasudin, yung pinuntahan niya, hindi siya tinanggap. Pero meron siyang sinabi rito, yung mga tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At ito yung patuloy na ipinapatutunan niya. So, makikita natin mula sa verse 15, ano yung mga dahilan bakit kailangan maniwala tayo o manampalataya tayo kay Jesus? Babasahin ko po ang verse 15 at mamaya po hayaan ko itong dalawa nagbigay ng kanilang sariling kaisipan sa mga binasa natin. Verse 15, ang tinitingnan po natin dito, why should we believe in Jesus that others did not? Yung iba kasi, di ba? Nagpunta siya rito, hindi sila naniwala. Eh si John the Baptist, kulang na lang magwala eh. Kasi siya nga yung nag-testify, siya yung herald. Hindi siya nakilala. Kaya ito ay pinapakilala natin. Pero pinapakilala natin. So sabi nito ngayon, nagpapatuto si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Bago pa siya ipanganak. Naroon na daw siya. Verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Grace upon grace. Verse 7, ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa verse 18, kung aabutin pa, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Sige po, sinong mauna sa inyong dalawa? Okay. So, bakit tayo dapat manampalataya kay Jesus? Sa verse 15, sinasabi po ni Juan na mas nauna kasi si Kristo kaysa sa kanya. Ba't nasabi ni Juan yun? Samantalang kung susuriin mo, ang naunang naipanganak ay si Juan. Ani na Juan. Ang tanda ni Juan kay Christ, kay Jesus. Pero sinasabi nito ni Juan, mas nauna
si Kristo sa kanya. Anong ibig sabihin niya noon? Pinatutuhan po ni Juan the Baptist na si Kristo ay pre-existent. In the beginning was the Word. So, matagal na nag-e-exist ang Panginoon, hindi siya created being dahil siya yung nag-create. Kaya, bakit natin siya dapat panampalatayanan? Dahil pre-existent po ang Panginoon. So, nandoon na siya? Oo. Nauna pa? Yes. Mas matanda si John the Baptist ng ilan pastor to? 6 months. Mm-hmm. Alam niyo kasi may kultura ng mga Hudyo. It's a common knowledge and it's an accepted fact na kung sino ang mas matanda, siya yung mas dakila. Uh-huh. Ewan ko sa kultura natin na pero sa amin. Pag mas matanda ay gagalang. Oo, mas ginagalang. Binibigyan talaga ng tamang pagkilala yun. No? Pero dito, ibang-iba. Kasi mas binibigyan ng pagkilala ni John the Baptist itong si Jesus na kung tutisin ay mas bata sa kanyang isinilang. At well accepted na John the Baptist was a prophet. No? Accepted na yan, John the Baptist was a prophet. The last Old Testament prophet. Oo. So Jesus was even greater than all the other prophets. Yes, no? Yes. So we should believe, ulitin mo yung sabi mo, we should believe in Jesus. Dahil mas nauna, higit na nauna si Jesus kaysa kay Juan Bautista at higit na nauna kaysa sa atin. Oo, sa lahat baki ng mga nauna pang mga nangaral ng mga propeta, sapagkat nandoon na siya nung likha yung pangako niya. Mm-hmm. Meaning, He is an eternal God. Okay? Yes. Next tayo. Verse 16 naman tayo. Pastor Tony, ikaw naman. Verse 16. Anong masasabi mo dyan? Bula sa, sige, basahin mo muna. Sapagkat sa kanyang kapuskusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Biyaya sa biyaya. Okay. Dudugtungan ko lang din po ano, yung ating tinatalakay. Alam niyo po bakit? Ano? Kasi napaka-importante nung nagpapatotoo. Sino ba ito nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ito ay si Juan, no? Si John the Baptist. Eh, sino ba si John the Baptist yung mga panahon na yun? Alam niyo po, sinusundan din siya ng mga tao. Sinusubaybayan ng mga tao yung mga aral na tinuturo ni Juan. Meron na rin mga disipulo si Juan ng mga panahon na yun. At kaya nga sinasabi niya, pinapatotoo niya na higit sa kanya, nako, ang Panginoong Jesucristo. At ito ay dapat maintindihan at malaman na tanggapin ng mga tao. At importante na maintindihan natin kung sino yung nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Banggitin ko rin yung fullness. And of His fullness, we have all received. Ano yung fullness na tinanggap natin? Sa Colossians chapter 1, verse 19, ito po sinasabi. For it pleased the Father that in Him, in Christ, all the fullness of the Godhead should dwell. So, yung fullness pala rito na taglay ng Panginoon ay yung fullness ng Diyos. Kung ano at si yung talagang kabuuan ng Diyos, si Jesus ang perfect representation ng Diyos para sa tao. At yun po yung fullness na binabanggit po dito. Oh. Na tinanggap natin. Doon sa verse 16 yun, ano? 16. Kasi, mula sa Tagalog kasi, nakalagay dito sa Diyos. Mula sa kapuspusan, o nandun yung kanyang kapuspusan, ng kanyang kagandahang loob. Sa English, paano ba nakasulat dyan sa English? For and of His fullness we have all received, tayong lahat tinanggap, and grace upon grace. Grace upon grace. Babasahin ko po sa inyo ang saling sa Amplified Bible. Okay. Doon sa verse 16 na yun. Verse 16 sa Amplified. Nakalagay na. For out of His fullness,
Open it close parenthesis. The super abundance of His grace and truth. We have received grace upon grace. Or the spiritual blessing upon spiritual blessing. Favor upon favor upon favor. And give him ibig sabihin eh patong-patong. Hip upon gift. O ba, grabing gift. Ay, ang kapo. Sino ang hip? Mauubusan ka lang kung hindi ka talaga Diyos. No? Eh, kapuspusan ng kagandahan do. Ang ibig sabihin niya, why should we believe in Jesus? It's because of the provision of abundant grace for all believing. Alam niyo po, di ba Pastor Tony, sa biyaya lamang eh, tayo mga tatay, inauubos nga yung grace ng puso natin at kaisipan natin eh. O ikaw, teacher ka, di ba? Talaga bang hindi ba nauubos yung grace mo? No, nauubos yung grace eh, di ba? Napupunti rin tayo eh. Pero ang Diyos, grabe, mula dun sa kanyang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos, eh, naipagkakaloob niya yung hindi nauubos na biyaya. Sobrang mabiyaya. Yung concept ng grace, merong nagtanong si isang Christian philosopher ang tinanong eh. Ano ba ang kaibahan ng Christianity sa ibang religion? Mm. At napakasimple ng sagot niya. Grace. Tama. Walang ibang religion na nagtuturo ng grace maliban sa Christianity. Okay. No? Kaya ito po ang tinatanggap natin, unique. Ang Kristyanismo sa lahat dahil yung grace, dahil sa grace. Tama. Bago lang tayo lumipat ha, dun sa ikatlo, dun sa verse 17, ang kahulugan po ng grace, anong meaning ng grace? Unmerited favor. Unmerited favor. Yung hindi mo dapat tanggapin, tinanggap mo. Binigay sa'yo. Oo. Hindi ka karapat-dapat. Yes. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Parang ganito yan eh. Alam niyo po yung atin. Yung sariling atin, atin. Kay Lord, hindi ganun. Yung sa'yo, sa'yo. At yung kanya, sa'yo pa rin. Hindi ba yan? Ganun talaga eh. Misa nagagawa na. Parang misis ko yan ah. Okay, punta tayo sa verse 17. Verse 17. Binigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sige nga, talakayan ba natin, ano ba ang weakness ng kautusan? Ano sa tingin mo ang weakness ng kautusan? Ang kautusan, katotohanan yan eh. Okay. Salita ng Diyos yan eh. At okay. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Okay. Pero ang weakness kasi ng loob, ganito. Ang sa lumang tipan, nagbigay ng kautusan ang Diyos. Ito ang kautusan. Ten Commandments. Ngayon, gawin nyo. Bahala kayo sa sarili nyo. Okay. Samantalang, nung dumating si Jesus, mas mataas nga ang standard ni Jesus eh. Okay. Sabi ni Jesus, sinasabi nyo, huwag mangangaral niya. Pero sinasabi ko sa inyo, pagka tumingin ka sa babae na may pagnanasa sa puso mo, nahalo niya ka na. Hindi yung pag ginagawa na nga, mas mataas yung standard ni Jesus. Pero, ang kaibahan, dahil sa biyaya. Ito ngayon ang bagong tipan. Ito ang kautusan ko, sabi ni Jesus, mas mataas ang standard, pero tutulungan kita para magawa mo yan. Yun po ang biyaya. Tama po. Alam niyo po sa lumang tipan, ano? Kapag ang issue ay patungkol sa kaligtasan, sa lumang tipan, para makaligo yung kaligtasan, ikaw ang gagawa. Oo, parang do. Ganun po yun eh. Pero pagdating sa bagong tipan, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, eh yung do, naging done. Ibig sabihin, tapos na. Oo. Sa pamamagitan ng biyaya niya, talagang tinapos na. Alam kasi ng Panginoon, wala talaga makakasunod doon sa kautosan eh. Yung sampu pong binabanggit na sampung kautosan,
Eh, isa lang po, labagin natin doon. Wala na pong mangyayari siya. Tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na yan. Oh. Isa lang. Oh. Sige, baka may inalitin ka pa. Kaya tatanggapin na lang natin. Imagine nyo, wala ka nang gagawin eh. Tanggapin mo na lang. Mm-hmm. Diba? Walang kahirap-hirap. So talagang matindi. Hindi tayo maliligtas talaga doon sa pagsunod sa kautosan eh. Dahil, hindi naman natin kaya eh. Oo. Hindi natin kaya sundin. Tama. Sasablay at sasablay ka rin. Talagang ano, kasi hindi natin ano eh, no? Tinayang. Basahin ko lang sandali yung sinabi ni Pablo dun sa Roma. May kli lang to. Sabi niya, alam natin ang kautosan ay spiritual. So walang problema sa kautosan. Mm. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawa na kay sarili sapagkat hindi ko ginagawa yung gusto ko. Salin, ang kinasusuklaman kung siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko, hindi ko gusto. Nangangalulong sumasakayan ako na mabuti nga ang kautosan. Kung gayon, hindi na akong may kagagawa noon. Kundi ang kasalanan na nilitaan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nilirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin na mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong nagagawa. Kung ginagawa ko ay yung hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nanahan sa akin. Bakit ko lang po inilabas yun? Kasi ang weakness ng law o ng kautosan, hindi ka kayang baguhin. Nobody was changed because of obedience to the law. That's part of the weakness of the law. Kaya dito ang ganda. Dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Panghuli tayo, verse 18. Dagdag na natin to, verse 18. No? Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal na Ama ang nagpakilala sa Ama. Why should we believe in Jesus? Bakit sabi nito, wala pang nakakita sa Diyos? Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. So, sino nagpakilala sa Ama? E di yung anak. Tama? Mm-hmm. Kaya na, why should we believe in Jesus? Kasi hindi siya ultimate revelation. Siya yung ultimate na kapangayagan ng Panginoon sa atin. Madalas po niyang sabihin, wala akong ginagawa maliban sa nakikita kong ginagawa ng aking Ama. So, apat na bagay yung nakita natin dito. Why should we believe? Bakit kailangan natin manampalataya? Sabi ni Pastor Nim kanina, sapagkat si Jesus ay nandoon na, simula pat simula. Higit siyang dakila sa lahat ng mga propeta. Ikalawa, sapagkat siya yung nagbibigay sa atin ng walang katapusan, umaapaw na biyaya, walang makakapagbigay nun. Out of his fullness, eh, God lang po ang pwede mag-provide ng grace. No, tayo, pwede natin i-provide judgment. Sabi nga, huwag kang judgmental. Eh, who can provide grace? Eh, di God. Ikatlo, because He is greater than Moses and even the law. And lastly, because He is God's ultimate revelation to us. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Pastor Tony? Nangalain na tayo. Okay. Sige po. So, pag-pray ko po kayo, anuman po ang inyong sitwasyon sa oras na ito, ay ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa sapat. Amen. Kaya hingin po natin ang kanyang biyaya. Salamat, Ama, dahil ang Panginoong Hesukristo ay ibinigay mo sa amin. Tinanggap namin ang kapuspusan ng iyong pagka-Diyos sa pamamagitan niya at ang biyaya mo na napakasagana. Dalangin ko, Panginoon, sa aming lahat, sa mga nanonood, nakikinig, ang biyaya mo ay patuloy na sumagana sa araw-araw at anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa, maranasan nila ang kapangyarihan ng biyaya niya upang mapagtagumpayan nila ang krisis o sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Amen. At pagkatapos nito, sa iyo lang ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Patuloy po namin itinadalangin ang aming mga lingkod bayan, ang aming pong Speaker Alam, ang aming pong Congresswoman Lani, ang aming pong Mayor Lino, ang aming pong Vice Ating Cruz, ang aming pong mga konsehal, ang aming mga kapitan, ang lahat po ng may ginagampan ng papel para po sa kaayusan at pagpapadaloy ng mga pagpapalang kailangan, at yung pong mga patuloy na frontliners na nakagumagawa, mga frontliners namin na patuloy na gumagawa, Lord, inatan mo ang kanilang mga buhay at pagkalooban mo sila ng kapayapaan sa bawat sandali. I-restore mo ang kanilang mga strength kapag sila'y umuwi at natutulog, upang kinabukasan ay gampanan nilang muli ang mga nakaatang na responsibilidad sa kanila. Amin pong ipinapahayag ang kapayapaan, ang kagalingan, ang pangunguna, ang paggabay, at proteksyon sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.